Mga kaimanwa, ang satuyang ligaspi him, ang ligaspi ngunyan. Ang istorya kang gikan ko, may Diyos mabut matyaga. Kitang nagbukat sa puon kan mayon, legaspi urugon ang gayon. Siyad kang sa kong puso, purabon din pagkamot, ngunyan budaan mabot sa aga, sa aga. Itagabusan mabilo, kita na may kusog buot. Tapos kita legaspi, legaspi, legaspi ngunyan. Rangakan sa dili ang gawian mo gali, nasa pagpadaba, pag-uswa, tagapos. Kita ang manwaan na nagkaburupos, yan ang buon. Ngunyan mo daan maabot sa aga, sa aga. Itagabos na mabilo, kita na may kusog mo. Tapos kita negaspi, negaspi, negaspi. Once again, this is a special series of Pinoy Culture and Her Story. Dahil po, syempre, napaka-special ng aming guest. So later po, ipapakilala namin siya. Ako po ang iyong ka-travel buddy, si Trix. And syempre, kasama ko, si... Ako naman po, si Kix. Magandang hapon po sa ating mga ka-historya, mga ka-kultura at mga kalakwatsa. Syempre, gusto naming... i-acknowledge ang Star TV na counterpart po namin sa Cabanatuan City. Yes. You're watching Pinoy Culture and Her Story dito po sa Albay Broadcasting, ABN. Yun. Partner, we're so lucky this afternoon kasi po napaka-special ng ating bisita, sabi mo nga. And partner, ikaw na magpakilala. Siyempre, ang napakabait, napakasipag, na bagong-bagong Regional Director ng Tourism, si R.D. Herbie Aguas. Sir, good afternoon po. Good afternoon po, sir. Yes, good afternoon, Trix and Kix. And it's really a pleasure to be back here in ABN. So, talagang excited ako sa mga pag-uusapan natin. Yes, thank you so much po. Alam ko napaka-busy nyo kahit weekends nagtatrabaho po ito si R.D. Kaya yes, sobrang swerte po namin at napaunlakan na maging guest namin siya this afternoon. Thank you so much for gracing our program po, RD. Sa mga nag-aantabay po sa atin ngayon, stay tuned po. Siyempre, pagandahin po natin para lalong mas madami ang viewers ni RD, kagaya po ng last week, nagbibigay po kami ng libreng books. Yung mga K-12 books po na binigay namin last episode. So, ibibigay po namin sa lahat po ng magko-comment. Siyempre, kasama po, pag nag-comment kayo, kailangan i-like nyo po ang aming page, Pinoy Culture and Her Story. And siyempre, yung YouTube channel namin na Pinoy Culture and Her Story. Ayan. Tapos po, later, magbibigay po kami ng free dental service. Ayan. Kaya... mag-tune in, mag-comment, pwede po kayong magpa-shoutout, and syempre, pwede po kayong magtanong yes, kung gaano kaganda at ka-exciting ang buong Bicol Region. Ayan. Yun. Sa mga gusto pong mag-text, ito po ang ating number,
0915-733-0100. Meron ka pang ibibigay, partner, di ba? Yung mga loads. Yeah, syempre, pwede rin kami magbigay ng free load galing sa KCW Enterprises. Yun. Ayan po. I-acknowledge po natin muna ang mga unang viewers natin. Syempre, si Miss Maggie as ever. Hello. Hello, Miss Maggie. And si Sir GP? Jejep. Kuya. Jejep. Oh, yeah. Jejep. Ayan, si Sir Jejep. Ayan po. Sige. Mag-start na po tayo ng discussion natin. Okay. Pag-uusapan po natin ang tungkol po. Siyempre, dahil kasama natin ngayon si RD ng Department of Tourism, pag-uusapan po natin ang tungkol po sa turismo ng Bicol. Siguro po, for a start, bigyan po natin siguro ang ating mga viewers ng situationer. RD, ano na pong sitwasyon ng tourism sa ating rehiyon? Thank you, Kix. Actually, kakaupo ko lang, di ba, last year. And medyo tinamaan talaga tayo ng pandemya. And opo, it's really hard to move around kasi maraming mga protocols. But I'm so happy that before the end of the year, maganda yung mga pinakitang stats na mga bisita na galing po sa ibang lugar. Dahil lumagluwag tayo, nag-level 2 tayo before the end of the year. So, maganda-ganda yon. At isa pa doon, nagpahalos sa... ang mga probinsya ay talagang gumanda na po yung kanilang mga protocols, medyo magaan-gaan na. At saka yung mga establishment, eh talagang sumunod na rin po sa mga standards ng DOT, that especially with the vaccination. Alam mo, pag upo ko po, nasa 26% lang po ang bakunadong mga tourism worker. And right now, nasa almost 100% na po tayo. At talagang this is a sign that we are ready to accommodate and to receive guests coming from different places po. Ayun. So, ayan po. Ang galing. Kailangan talaga, number one, yung protection ng lahat. Ano yes, po? Yes. Para naman ma-jumpstart natin ang tourism and ang economy. Ayan. So, syempre, with that, we're encouraging everyone to be vigilant and take part kasi po lahat tayo makikinabang. Yes. So, yung simple pong effort nyo na magpapavaccine po kayo, yung tripling effect po nito, hindi lang sa buhay nyo to secure your family, your the lives of those you love, but also para maka-help tayo globally. Diba? Na ma-defeat natin itong COVID-19. Sabi nga nila, COVID-19 lang yan, Bicolano kami! Diba? Exciting ang Bicol. Totoo yan, Oragon kita. Correct! Yes. Opo. So, sige. Ano po ang mga plans natin for this 2022? Well, actually, until now, nasa recovery period pa rin tayo ng ating turismo dito sa Bicolandia. At we are trying to open all the circuits na mga andito sa atin. Actually, last week, we had this... ito yung magiging bagong magiging market din namin, yung live tourism. Wow. Isa rin po to sa mga ina-ina. Talagang excited ako kasi I myself is a diver. At marami pong magagandang mga reef at yung marine world ng Bicolandia ay napakaganda po. At sana po, talagang sabi ko nga, pag na-open na, especially with the Bicol International Airport, isa po yan sa mga dadayuhin ng mga ating mga kaibigan na mga galing po sa ibang lugar. And of course, yung ating mga trainings at yung mga pag-aano natin ng mga pag-equip ng ating mga tourism workers. Kasama po yan at partner po talaga ang Department of Tourism Region 5 para po mas maalagaan natin ang mga guests natin. And we don't stop that sa pag-guide ng anim na probinsya at ongoing po ang iba't ibang mga training kung saan man to, tour guiding o ano pa man, at sa pati sa mga kulinarya, nandyan po ang DOT. Kaya we're going to assist them whatever they need, hanggat kaya po namin, we will assist po. So ano po ang gagawin ng bawat munisipyo para po maka-avail sila dito sa mga free trainings na ibinibigay ng DOT para ma-enhance ang ating, di ba, tourism industry? Yes, actually,
Nag-ikot na po ako niyan, Trixie, sa ano eh, sa iba-ibang probinsya at iba, narinig ko na yung mga kailangan nila. Yung iba naman, eh, sabi ko, iisa para mas may collaboration ang mga halimbawa sa Albay. Ang kausap ko dyan, si Ma'am Dorothy. Yes. Talagang sabi ko kung yes ano yung kailangan. Yes po namin siya bukas. Oh, yeah, that's good. Si Ma'am Dorothy talagang sinisikap niya rin. Talagang yung teamwork ng mga Albay Tourism Officers will be on one ano on one boat talaga tayo. And talaga, everyone is gonna be on board. So, especially also doon, I've been to Catanduanes and Ma'am Carmel is doing wonders in the Happy Island. Napakaganda po ng ginagawa doon. At nakakatuwa kasi kahit nung lockdown, marami nagbubukas ng mga bagong resort. Kaya nakaka-inspire din. And sa Sorsogon naman, with Bobby nga, yung sa Dive Tourism, at the same time, Sorsogon will be hosting the Bicol Trade Fair. Malaki-laking event to ng yung TPB na ang napili po ay ang Sorsogon. Malaki-laking event to. Siguro kayo magiging busy kayo sa Sorsogon yes, yes. Sa mga darating na araw. Kasi actually next week we will be doing the rounds in Sorsogon sa mga mag-check yung mga taga TPB if ano yung mga establishment na gagamitin natin during the affair. Magandang balita yan. Yes, mas madami kaming pwedeng i-introduce sa ating mga yes. viewers. Yeah. Yes. Arte, you mentioned po diving tourism. Yes. And you mentioned that you are a diver yourself. Yes, yes. You know, we are equally excited kasi po we are both divers also. Oh, wow. Yes. Wow. Oo, pareho po kami licensed diver. Hindi lang tayo sa lupa magsasama-sama. Oh, pati hanggang underwater. Sa ilalim, yeah, magsasama-sama. Oh, syempre napakaganda yeah. ng underwater, di ba? Yes. Exactly. Oo, talaga. In fact, ako ang mga equipments ko inuwi ko na from Manila. Oh, nice. Nakita ko po parang nag exploration dive na kayo dun sa Pilar, parang oh, yes. Ang ganda po ng yung Albert's Garden doon na na-explore doon ni Mr. Albert T na second day ko pa lang ng opisina ko noon pagka-assume ko ang una ko pong nabisita ay yung Pilar. Nag-dive po ako doon at nakita ko yung ilalim nung anong barangay yon sa may I forget the barangay. Basta yung malapit po yon sa yung may oil depot ngayon doon. Ay, opo, Sapa. Sapa, yun. Barangay Sapa. Napakaganda po. It's a very promising diving spot for Pilar. Kaya, nakakatuwa. And just last week, nag-dive po kami sa Bulusan. At the same time, nag-dive din po kami sa Cagraray area ng Bacacay. And andun, may mga pawikan na kong nakita sa ilalim. May mga, kumbaga yung marine life doon sa dito sa atin sa Albay Gulf, ibuhay na rin. Buhay na buhay. At sabi ko nga, kumbaga we're starting to harvest yung mga good governance po ng mga Albayano. Yung mga leaders natin po dito sa Albay, talagang pinoprotect yung marine na wildlife natin po. At napakagandang balita yan. And syempre, siguro ito rin yung positive effect ni COVID. Naka-recharge ang nature, di ba? Yeah. So, mas maganda mag-explore underwater. Yeah, totoo yung Trixie. Actually, dugtungan ko yung sinabi mo yung mga effect ng COVID. Sa Camarines Norte, alam nyo, they have 56 falls. At yung karamihan doon na-discover during the pandemic. Wow, na talagang, diba? Kasi habang yung iba, yung mga naglilinis, yung mga sa tupad program, opa, yung mga naglilinis opa. Ng mga nag-ano ng mga bakura nila, yung pala yung likod nila may falls doon. Wow. So talagang yung iba, ang lapit-lapit lang sa highway at napakaganda po. At sabi ko nga, konting market lang doon, konting promotion, talagang dadagsain to ng mga guest po. Siyempre, bago tayo magpatuloy, i-acknowledge ulit natin ang ating mga online viewers. Sabi ni Kuya Jep kanina, syempre mabuhay si Kuya RD Herbie. Yes. At sabi ni Sir Romel Daep, tsaka ni Papong Flores, syempre gwapo ang ating RD. Syempre, kaya nga guest siya ngayon, di ba? At sabi ni Ma'am Edeline, maganda si Ma'am Trixie. Wow, thank you. Of course, ang ever-supporting na love of your life, si Asha, syempre. Go, go, okay? Yeah. And that's si, Chantal. She's my daughter. Yes, si Chantal. Guwapo naman si RD, syempre. Kaya maganda si Ma'am Chantal. Yes.
Siyempre, nandito si Gina. Maria Hi. Gina. Good afternoon, RD Herbie, Ma'am Trix, and Sir Kix. Hello. Yan. Thank you po for Hi, watching. Kamusta sa mga Tagaligaw? Thank you. Hello po sa mga Tagaligaw. Siyempre, kumusta din po sa native town ni Sir Kix sa Irusin. Hello. And siyempre, sa native town ko sa mga Pelareño. Kumusta po? Ayan. Mag-join po kayo sa amin para sa mga exciting giveaway, syempre. Ayan. At exciting yung pinag-uusapan natin. Kaya nga, exciting Bicol. Yes. So, napakaganda. Isipin mo, diba? Maraming positive side din si COVID, diba? Yes, yes. Yung na-recharge si nature, maraming na-discover. Yes. Kagaya ng mga bagong falls. Yeah. In fact, in sa Irusin, naka-discover din ng special species doon sa Mount Hermahan. Yes. Special species nice. Ng gecko. Oh, wow. Bagong species ng ano ng gecko. Galing. I need to see that. Yeah. Kasi mahilig ako sa mga ganyan eh. Exotic animals. Yeah. Sa Mount Hermahan lang po 'yun na tatagpuan daw. Oh, ayan. Nice. Kaya ibig sabihin, despite the challenges na binibigay po sa atin ni COVID-19, marami pong napakagandang bagay na kailangan nating i-appreciate. Kaya sana tulong-tulong po tayo na ma-combat itong si COVID-19. Ayan. Yes, kasi yeah. Kung hindi talaga joint effort, hindi natin ito matatapos, di ba po, RD? Yes, Talagang magiging forever na ito dito sa atin. Pero sa bawat effort ng ating mamamayan, soon enough, magiging back to normal na tayo. Yes. Perhaps even better. Yes. I'm actually dagdag tricks kasi na mention mo yung mga naidulot din na mga na blessing during the pandemic, during the lockdown. Yung pagbabalik natin sa basic, yung pagtatanim. Okay. Kaya ang dami nag-thrive na mga farm tourism operators. Yes. Dito sa Albay, before naging director po ako, ako yung presidente ng mga farm operators. Yes. Talagang nakakatuwa kasi akala ko noon, ang alam ko lang dati noon, ako yung farm plate, saka yung iba pa dyan. At ngayon, nung naging presidente ako ng mga farm operators, ang dami pala po na nagpa-practice ng farm tourism. Na ayun, hindi lang po sila nakakapag-attract ng mga bisita. Kumbaga, they're also giving the young generation kung ano yung importance ng pagtatanim, yes. Yung ano yung mga pati yung pag-alaga ng mga hayop, yung pag kung ano yung mga kailangan gawin para magkaroon ka ng isang partner na rin namin yung parang agritourism nga doon eh. Yes. Kasi apa. When you say farm, may pag talagang babalik tayo sa agriculture. And yes. I had a very good partnership with Department of Agriculture. Wow. Kaya si Regional Director ng si Rodel Tornilla is very supportive sa DOT. Kaya nag-launch kami sa Catanduanes and sa Camsur ng Agritourism Summit. At talagang sumali na rin po yung iba pong mga malalapit na mga ahensya, yung agricultural, yung ATI, si Ma'am Elsa Parot of ATI. So talagang yung mga gusto pong mga maging learning site ng mga farm, talagang tinutulungan din po namin. And ngayon po, we have we are developing a partnership with TESDA and DTI. Ayun. Kaya lahat po is on board. So lahat po talagang related po sa turismo itong mga ahensyang to. Talagang I'm so excited na maging partner sila. Pagtulong-tulong po talaga ang iba-ibang agencies, mas lumalaki ang effect. No? Yes, yes, no. Yes. Kaya malibang sa mga agencies, kailangan talaga tayong mga mamamayan, tumulong tayo sa mga programa ng gobyerno. Yes. Diba? Kasi yes. Ang mga government agencies, willing sila na makinig kung ano ang kailangan natin. Exactly. Ayan. Yes. Okay, kasi yung community, alam mo tayo, bilang isang director, galing din ako sa public service, naging Apo. Mayor din po ako ng Santo Domingo, nagiging ano rin po, nagiging effective kami kung ang mamamayan talaga andyan yung kooperasyon. Yes. Walang magaling na leader kung ang community wala pong participation. So, actually, ngayon, ang ginagawa ko ngayon, I'm asking the tourism officers, the mayors, the governor, anong kailangan ng mga ng inyong probinsya o inyong bayan to recover, to develop, kung anong maitulong ng tourism office ng Region 5 sa kanilang mga lugar. Kaya, yes. Nakakatuwa kasi
yung mga di ko akalain na mga tourism practices po ng ibang lugar, eh talaga pong napakaganda po pala. Nag-iikot ako sa iba-ibang bansa, pero dito po sa Bicol region, eh may mas magaganda pala compared pa sa mga sa ibang lugar. Ayun po. Wow, di ba? So talagang may laban kami dito yes. Sa Bicol. So, RD, ano naman ang iba pang potentials like sa diving, paragliding kaya? Yes, actually, before the lockdown, we had this paragliding dyan po sa may San Francisco, dito sa Legazpi City mismo. Uh-huh. And sa Sorsogon, yun nga, pinag-ano rin, nag-ahanap doon ng site. Actually, I talked to Mayor Gusayco of Bulusan. Uh-huh. Yes. Sabi nga, mag-ahanap sila doon kasi marami rin sila doon na yung malaking share ng Mount Bulusan. Yes. Sa kanila, ipapa-assess nila if it's going to be a good site for the paragliding. And Masbate also is trying to consider paragliding. Yes, Masbate maraming rolling hills. Oh yeah, yeah, maganda doon. And isasuggest ko yung kay Carmel din kasi yung especially doon sa Binurong Point sa Catanduanes, pwedeng-pwede doon mag-paragliding. Napakaganda po ng ano doon, ng hangin doon. So talagang lilipad ka. Yes, parang Patanes, no? Yes, 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 exactly. So napakadami pala talaga nating pwedeng abangan, di ba? Ayan. During the pandemic, tunay po talagang dumami yung ano, ha? Yung na-discover natin ang mga potentials. Yes, oh, kasi alam nyo yung ano, during the pandemic, doon natin na nakita yung importance ng local tourism. Yes. Kasi yung turismo, wala tayong ibang inasahan yung mga community na, yung mga kapitbahay natin. Tayo-tayo, halimbawa sa Santo Domingo, sa Legazpi, tayo dito. Ang mga bumibisita doon sa farm, mga taga Legazpi, Santo Domingo, taga First District. Tulad naman po doon sa farm plate, mga taga Daraga, Legazpi, yes, at yung Karatid Bayan. Kumbaga, tayo-tayo nagsusuportahan ng ating mga practices. Kaya nakakatuwa, and during that time, doon natin nakita yung potential ng anong mga lugar. Halimbawa, yun nga, yung sa Camnorte, nababanggit ko, sila po, hindi sila nagsara during yung mga kahigpitan ng mga protocol. Pero sila mismo doon, nag-iingatan nila yung sarili nila, hindi makakapasok yung taga Camsur at mga taga Quezon. Pero sila po, nag-survive yung mga taga Camnorte with their local tourism. Wow. Nakakatuwa. Diba? Yeah, so kasi pag kayo naman nandoon, alam nyo yung yung protocol naman. Yes, yes, yes. Yes. Oo. Are the tourism establishments are reopening? Yes. Ano po ba ang unang kailangang paghanda? Well, actually, yung preparedness talaga ng establishment. Unang-una, yung nasa standards ka ba ng DOT? Kaya ngayong yes, accreditation, talaga pong kailangan. Uh-huh. So ano po itong accreditation? Ito po yung mga mag-check ng mga inyong mga yung mga rooms, yung mga facilities, yung mga kung ano pang may offer ng lugar at kung yung standard ay na-meet nyo po. At pati yung safety dinadagdag na namin because yes, of this this pandemic. Kaya actually may dalawang malaking mag-o-open na lugar, yung Bulusan Volcano Natural Park. Yes. Magbubukas na yon, yung Bulusan Lake and yung Dunsol Whale Watching. Yun. Malapit na rin pong magbukas. Na. It's po dalawa sa malaking mga tourist gatherer to, mga talagang crowd drawer to. Kaya sabi ko nga, buti na lang at yung mga kaso natin dito sa yung sa Sorsogon ay bumababa na rin. Uh-huh. At the same with Albay and other provinces. So I hope by before the end of February or next month, mas bumaba po ang level para mas makapag-ikot tayo ng mas masaya. Uh-huh. Yeah. Ayan. Siyempre, pasalamat tayo kay Sir Jason for helping us no mag-broadcast, siyempre. Idol Jason. Siyempre, magsusupport yan kay RD Herbie. And sabi ni Ma'am Nakor, please visit Solong Eco Park. Yes. Actually, bibigyan namin si Ma'am Beth ng one slot dito. In-invite na namin ayun siya. May conflict lang. So, mapapanood nyo po next time kung gaano kaganda. Ang bait nung may ari nun. Opo, napakabait. Si Ma'am Beth. Yeah. Hi, Ma'am Beth. I-finalize na natin ng schedule. Ayan. Siyempre, nanunood din si Sir Vincent.
Nanonood po kami mula dito sa Camarines Norte. Oh, wow. Ayan. Oh, hi, Vincent. Yeah. Hello. Kung gaano kaganda at ka-exciting po ang Bicol, syempre, visit Camarines Norte. Napakaganda. Maraming maganda sa Camarines Norte. Yes, I will be there Feb 23 to 25. 3 days ako doon. Ayun. Handa mo na, Vincent, yung alam mo na yon. Ayan. Sige. Artie, may mga AITF protocol ba na nire-require for our tourism establishments? Yes, actually ngayon, unang-una i-reiterate ko ulit na napaka-importante ng vaccination card natin. Kaya talaga, kaya kung gusto nyo mag-ikot talaga ngayon, kailangan po yung inyong pag-kooperasyon na magpabakuna po kayo. Kasi kayo rin po mahihirapan. Isasample ko na nga lang yung napaka-basic yung mga malls natin dito sa Legazpi. You cannot enter the mall without the vaccination card. And even if you're going to take the plane, going to Manila, kailangan mo din ang vaccination card. So, ang maganda lang at ngayon pong panahon, yun na lang yung kailangan natin sa mga boundaries natin. At the same time, yung iba pong mga resorts, mga hotel, yun na lang po yung kailangan na inyong i-present. But of course, yung mga S-Pass po, kung galing ka sa kabilang probinsya, limbawa, sa Tagalbay ka, you're going to Masbate, you need the S-Pass para at least may i-record yung pangalan mo kung saan ka galing, at least may contact tracing tayo. Ayun. Kasi whatever happens, at least maging responsable tayo. Opo. Sa mga pupuntahan natin. Opo. So, ma-protect natin ang bawat isa. Yes, ano yes po. Kasi so, naman, lalo ngayon yung Omicron, hindi na siya ganun kalakas ang tama. Pero, syempre, mabilis naman ang pagkalat. Kaya, dapat talaga, importante yung contact tracing. Tsaka hindi natin pwedeng baliwalain yung Omicron, ano? Oo naman. Kasi sabi nga, tayong may mga healthy, okay lang yun. Pero yung mga i-protect natin, yung elderly and the young one. So, yung may mga may sakit na. Kaya we should be responsible enough that we have to make the utmost na pag-iingat sa mga sa pamilya natin, sa mga kapitbahay natin, sa trabaho, kung saan man. Kaya the best way is to follow the protocols. Yes, social responsibility po talaga natin ito na kailangan pag may sakit na tayo, sundin po natin ang protocol para naman maprotektahan natin ang iba pang yung may mga comorbidities, yes, yung mga matanda na possibly hindi sila magsusurvive kung sila ang tamaan. So tayo, kung malakas ka at halos walang effect sa'yo, ang isipin po natin, paano naman ang iba? Diba? Yes. Imagine kung lumabas ka, may namatay. Paano pa yun? Hindi na natin mababawi yun. Habang buhay mong dadal. Responsibility diba? Pa natin. Diba? Parang nakabang ganun at nakapatay, ganun din yun. Yes, yes. Parang ano, we should be, ano, sabi nga, lawakan natin yung ating pag-uunawa na whatever the government is imposing, hindi naman po para sa kanila yon, para po sa lahat yan. Yun. Yan po. Opo. So, yung vaccination card requirement na po talaga yon? Yes, yes. Actually, kahapon, yung meeting namin sa BIA, na kasi we're expecting sooner or later that we will be having international flights. Yes. Isa ring magandang balita po yon. Talagang yung, kasi kung wala kang vaccination card, lumusot ka, na wala kang vaccination card, hassle po yun. Mag-quarantine ka. Yes. Yung mga hihingin sa'yo kung ano-ano pang document. So, ano yung gagawin mo? Yung turok na ilang segundo lang o yung ilang linggo ka na mag-quarantine? Ayun, so, parang, sayang din ang oras. No, you will be just prolonging your agony. Tama. Tsaka, based on studies, marami naman talagang maganda, mas magandang effect ang vaccine. Yes. So, huwag na po kayong magdalawang isip. Talagang ang mga LGUs po natin ay open sila. In fact, may mga satellite vaccination center para mapadali po ang rollout ng vaccines. Ang gagawin nyo lang po talaga is secure your time na magpa-vaccine. Yes po. Oh, ang dami pating options na ngayon, 'di ba? Hindi kagaya nung panahon, kokonti lang ang brand. Kanto-kanto, may yes, saka iba-ibang brands. So makakapili ka kung and ano that, sa tingin mo ang best sa iyo. Yes. And if you had if you are fully vaxxed and medyo ilang buwan na 'yon, you can have your booster shots na rin. So yes. Ganoon na rin.
Ayan, yung S-Pass, yan. Yung, yung mga nagta-travel, yan ang kailangan nyo po. Para po sa mga nagta-travel, ayan po nasa screen natin, yung S-Pass, para meron po tayong idea kung paano ito i-secure at paano ito gamitin. Madali lang po ito, kaya ayan, pwede nyo pong i-try para sa security and health security ng bawat isa. Especially po, syempre, you have to secure yourself and your family. Your family. Yeah. Ayan. Ardy, meron po ba tayong program para dun sa mga, syempre, ang pinaka-number one na naapektuhan, yung mga workers? Yes, diba? Yes. Yung mga maraming na-displaced dahil dito sa COVID-19. So, ang tourism industry ba, meron specific program? Yes, for that? Actually, we had this, we have this Travel for Care. Parang ano to, it's a soft loan sa mga tinamaan ng mga ng pandemya, ng mga nalagay sa alanganin yung mga negosyo. So hanggang pinaka maximum na makukuha ng isang establishment is 2 million. Depende po sa assessment ng nagpapautang. Kaya maganda po to. And at the same time, meron din pong partnership yung itong yung ano namin sa Dole. Yung Dolly Camp. Uh-huh. Diba may 1 and 2 ngayon, may 3 yes. na nga eh. So, karami, and ako nga yung ano ko rin, yung tinamaan din yung farm ko noon, naka-avail po, talagang totoo po na nakaka-avail ang mga workers na mga tinamaan po. And ngayon, inaano ko nga to, iniikot ko to sa ibang probinsya na sabi ko, you have to avail. Yes. Kasi po, talagang tama yung sinabi ni Trixie na talagang sila yung talagang kawawa tinamaan during the time. Mm-hmm. Marami talagang naging... Yes. And actually, during the partnership with DA, nagbigay din po kami ng mga farm tools. Uh-huh. Kasi yun sa mga iba, at least may option yung mga tourism worker na pwede magtanim-tanim. Yes. Pwede pong nagbigay ng seedlings. Kaya nakakatuwa naman na bibigyan natin sila ng option. Kasi kung wala pang masyadong mga turista, magtanim-tanim muna tayo at may iba pa tayong pagkaabalahan. Uh-huh. May isang ang magandang kwento dito, Trixie, this is also in Sorsogon. Yung surfing camp doon natin sa Buena Vista. Yeah, sa Gubat. Vista, sa Gubat. Na actually, yung mga surfers natin, walang mga guests, walang maturuan, so walang hanap buhay. What they did, nag-alaga sila ng mga organic na baboy, organic na chicken, mga pato, uh-huh. turkeys, and yung mga surfer mismo sila yung nagpapakain. Nakakatuwa. So they from surfers to naging parang farmers. Pati yeah. tanim, nagtanim sila. So this is kumbaga naging ano tayo, naging resourceful kung ano yung pwede natin pagkakakitaan during the pandemic, kasi hindi pwede tayong tumigil. Mm-hmm. Hindi pwede tumigil yung mundo natin. Sabi nga eh, opo. Masakit pa daw sa heartbreak nga, di ba? Oo nga po! So, kung nasaktan tayo, mag-move on tayo, di ba? Kaya nga, ang gamot sa puso ay puso din. Ay, diba? Tama! Kaya ang gamot din, pag ganun, sa problema natin sa income, maghanap din ng other income. Oh, yes. Ang maganda dito, kasi... No? Makikita mo talaga yung cooperation, 'di ba? Yes. Yung empathy ng bawat isa, yeah. 'di ba? And the resiliency yung, also. There's the resiliency of the Bicolano. Oo, hindi lang yung iisipin nila yung sarili nila. Bawat organization talaga iniisip nila yung buong group. Yeah. Spirit of bayanihan pa rin. Yes. Natural yun sa ating mga Pinoy eh. Yeah. Ayan. Sabi ni Sir Joseph, wala daw namang farm or negosyo. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, hindi lang sa negosyo, sa tourism, oo, sa backyard, pero pati po yung safety ng bawat isa. Kasi for sure, lahat po tayo lumalabas. Yes. Diba? Yes. Lahat po tayo nag-a-access ng mga tourism sites, ng mga tourism establishments. So talagang maganda po na malaman natin ano ang mga pinapasunod nilang protocols at paano naman nila sinisecure ang mga establishments nila para pag pumupunta po tayo, nagbe-visit tayo, eh sigurado namang nag-enjoy tayo, pero ang importante, uuwi po tayong safe. Yes. Ayan, yun po talaga ang pinaka-importante. Kasi ito pong tourism, talagang lahat po ito
I mean, lahat po tayo kasali dito, yes, di ba? Yes. Pupunta ka sa restaurant, pupunta ka lang sa park, di ba? Pupunta ka lang dyan sa falls na walang bayad. This is part of the tourism industry. Ayan. Yes, so, ganyan po kalawak ang hawak ni RD Herbie. Kaya naman, napaka-busy. Ang laki ng Bicol region po. Opo. And sabi nga ni RD, napakaraming magagandang bagay ang pwede pang i-explore, idagdag para lalo tayong mas maging exciting and self-sufficient ang Bicol. Yeah. Siguro, RD, maganda rin na nangyari na medyo nag-close borders, no? Kasi sa totoo lang, tayo minsan locals, 'di ba? Napakaganda ng Mayon Volcano, 'di ba? Hindi na natin ma-appreciate, 'di ba? Pero ngayon, since na-restrict tayo ng travel, doon natin na appreciate kung ano ang kagandahan ng sariling atin. Yes, 'di ba? Yes. Na in fact kahit explore dito lang sariling atin. Opo, nabigyan ng time na ma-explore ang sariling atin. Na in fact kahit dito lang, sobrang dami na ang pwede nating puntahan, 'di ba? Yes, lahat ng pwede mong magawa sa ibang bansa o sa ibang lugar, meron na rin tayo dito. Diba? Yes. Actually, sabi nga, huwag ka daw maging dayuhan sa rimong lugar eh. Correct. Right. So bago ka mag-surfing sa ibang lugar, mag-try ka muna sa Gubat. Dami na. Diba? Marami tayo. Surf area. Yung Bagasbas sa Daet and yes. Puraran yes. sa Katanduanes. Ang dami mga surf area natin. Oo. So, ayan. So, kailangan suportahan po natin ang sariling atin. Lalo pa ngayon na pandemic dahil kailangan po ma-jumpstart ang economy ng Bicol. So, yes. Yung money na i-invest po natin sa ibang lugar, itulong po natin sa mga tourism sites, tourism establishments ng Bicolandia. Ayan. Yes. Sa sorsogon partner ha, nung pandemic, marami talaga dahil maraming na-encourage magtanim-tanim, na-develop po RD yung agri-ecotourism. Ah, that's nice. So maraming nag-open doon. Yung mga mga flower in the gardens, yun. Ayan, sabi ni Sir Joseph Lianeta, ina-acknowledge na kung gaano kasipag ang ating RD. Good job, RD. Keep up the good work. Ayan. Salamat, Idol. Thank you. Oh, syempre pa. Kaya, syempre, lalong sinisipagan ang ating RD dahil talaga ngayon, sobrang challenges ng pandemic. Yes, di ba? Yes. Kaya kailangan ng effort, dagdagan. Yes. Oo. Kasi sabi ko nga, one way of showing the Bicolano na yung pag-iikot ko, na pwede ka naman umikot basta responsable ka. Nga, you should follow the protocol, you should sundin mo yung mga, alabawa, yung pagpasok mo sa iba-ibang probinsya, may kanya-kanya silang mga protocol, yun ang gagamitin natin. Kasi tama yun eh, tama yung sabi mo, Trixie, yung COVID, dandyan yan eh. Di natin alam kung kailan yan aalis. Di natin, definitely not this year. Apo. And we don't know kailan pa yan magtatagal. So yung adaptation natin sa sitwasyon, apo, we have to adapt. Kasi kung papatalo tayo yan, it's not only the tourism that will go down. The economy, uh-huh, lahat, yeah, maapektuhan tayo. And hindi tayo susurrender ng ganun lang. So, sabi, we are better than the COVID-19. So, we have to go around about, we have to think how to deal with this virus. Yeah, kailangan talaga maging proactive para yes, makita natin kung paano pa papagandahin, di ba? Paano natin i-enhance, paano natin talagang dodoblehin ang paglaban sa COVID. Kahit Sabado, umiikot yan si RD. Opo, Sabado at Linggo, di ba? O ayan, kaya ayan, saluduhan po natin ang bagong RD na talaga namang nagbibigay ng effort sa ating tourism industry. Kaya sana, we also encourage the tourism establishments to cooperate with the Department of Tourism para syempre sabi nga ni RD, kung walang maayos na cooperation, hindi mai-implement kahit gaano kaganda ng program, di ba, RD? Yes. Yung programa, andyan lang yon. Pero ang importante, yung mga stakeholders. Yes. Kailangan sila mismo ang gumawa ng counterpart nila. Di ba? Yes, tama po yun. Mm. Tama po yun. Watching from Cabanatuan City. Ayan. Wow, hello sa mga taga-Cabanatuan po. Hello from po. Isang hapon po sa inyong lahat dyan sa Cabanatuan. Yes. Si ako si Jomar. Ayan.
At di marami na pong nakamiss ng festivals. Ayun. Yeah. Meron na po bang mag-open ng festival? Actually, speaking of festival, medyo limited pa yung ano natin. Yung mga activities natin. Everyone knows the situation right now na hindi pa tayo talaga normal. So, pero alam nyo, may mga ibang mga tulad sa amin, yung sa Rumbanggi, ginawa namin yun last year na virtual. Nung pumunta ako sa Catanduanes, yung Catandungan Festival, they did also a virtual. Of the festival. So, ganun na lang din eh. We use the SOCMED for our festival kasi pangit din na tinitigil din natin yung mga nakasanayan natin and baka makalimutan. Opo. Yes. Kaya sabi ko, I salute to those LGU na tinutuloy pa rin nila yung mga kanilang mga festival na hindi sila nag-risk ng COVID. Kahit virtual, we can do some activities para po at least we have to sabi nga natin yung tourism natin ay binubuhay pa rin natin in spite of this pandemic. Are we looking forward to a normal situation ngayong year? I hope kasi pababa yung Metro Manila nga ngayon, devil to na sila ngayon eh. And this month we will be accepting mga foreign guests na talaga. Open na po siya. So I think pag open na yan, so I think the festival will be starting magana na yan. Which of course with the protocol na hindi tayo, kung meron man natitira pang mga virus, eh, hindi tayo magkahawa-hawaan. Opo, syempre yun ang importante. Yes, sir, in-acknowledge po namin sa start ng program namin si Star TV na counterpart po namin sa Kabanatuan. Ayan, hello po again sa mga taga-Kabanatuan. Yes, oo. Naka-broadcast din po kami doon. Ayan. Sige po, RD. Ano pa kaya ang pwedeng maitulong ng ating mga tourism establishments in terms of sabihin natin, pwede ba silang, kung may idea sila na pwede nilang i-share na pwedeng pag-aralan ng sa tourism? Are we open for that? Yes, actually yan ang mga yung mga establishment natin and yung pagpo-promote at pagmamarket natin sa kanila, yes. Eh talagang minsan galing din dapat sa kanila yung maunang mga initiative. And we are having some partnership also, hindi lang po sa mga establishment, meron din po sa academe, yung mga school, yung mga partner natin yung Bicol University, partner namin yung Partido State University, and sa Naga po pa yung meron yung Bicol Association, yung BIF. Talagang ito yung karamihan po dito ay mga may-ari ng mga schools. Na talagang yung it's a tourism hub kung paano po bubuhayin natin nakasama yung mga eskwelahan natin. So this is also good for educating our mga young generation, of course the students from sa mga tourism students na pwede po natin na mga next generation na yan na leaders po natin. Ayan, para maaga silang ma-train. Yes, yes. Ayan, paaga silang ma-expose. So maganda po talaga yung may ka-tie-up kaagad. Ka-tie-up kaagad ang sa tourism. Sabi nga yun, every agency, every establishment, every industry is connected sa tourism. Yes. Lahat po tayo kailangan ng turismo. Yun po. Ayan po. Papiliin kami kayo namin, RD. Magbigay kayo ng number kasi titingnan namin later sa nag-comment para manalo sila ng free load. Okay. Oo, ayan. Magbigay po kayo ng dalawang numbers. Tapos i-check namin later kung sino yung nag-comment. Okay. Ayan. Kasi ang dami nating comments, mga 65. So, hindi na natin makikita kung sino yon. So, you can choose from 1 to 65 perhaps kung anong number doon ang gusto mong piliin para yun ang papanalunin natin ng free load. Ayan. Okay yan. Masaya pa naman o dito. May load ka bang... Siyempre, pwedeng... kailangan po nating suportahan ng tourism industry. Ayan. Thank kaya, you. Thank kaya you so tayo much. Nagbibigay ng mga prizes para mas lalong maging exciting. Kung exciting ang Bicol, kailangan suportahan natin. Thank you so much for that. And
lahat gagawin ng DOT5 para talagang gumanda palalo ang Bicolandia. Wow! Oh, ayan po. Oh. Sige po, anong number po? Para... Well, yung number ko sa jersey ko is number 3. So, number 3 and number? Number 14. Ayan. So, and yung number 3 and Day number yan. 14 sa Valentine's Day. Ayan. So, i-private message nyo po kami para maibigay namin ang free load nyo. Ayan. I-check na lang po namin later kung sino si number 3 and number 14. Ayan po. Thank you po, RD. Ayan. May mga programs po ba tayo para naman sa mga LGU na locally lang para sa kanila lang or pare-pareho ang mga programs per LGU? Well, kasi iba-iba eh. Iba-iba dapat yan eh. Kasi iba yung mga coastal town sa mga nasa upland, saka yung mga nasa urban, saka sa rural. So, yung approach natin dyan ay talagang specific with what they need and what they want. Kaya yung, ito nga yung mga ginagawa namin yung mga training sa mga tourism workers at mga establishment, eh, magkakaiba talaga. Kaya tulad kanina, nakakatuwa, yung Sorsogon City, si Miss Asia nagpadala sa akin ng letter that they want to train their tricycle drivers. Kasi parang yun ang magiging mga tourism. That's something good na sana ma-adapt din dito sa Legazpi City, sa mga na, sa malalaking mga city, sa Tabaco, Ligao, ayan, yes. Saka sa Naga, na yung mga tricycle drivers natin is aware of the tourism industry in your place. Kaya talaga nakakatuwa yun eh. Kaya sabi ko nga kay Miss Asia ng Sorsogon City, sa ko napakaganda ng idea nyo that this should be replicated sa iba ring mga lugar dapat. Tama. Yung mga tricycle drivers, Seralin, parang Seralin yung mga, frontliners na naman. Pasahero mo sila eh. Yes. Napuntan mo na ba Tiso ganyan? Napuntan mo na ba yung San Bino? Napuntan mo na ba yung Zoe? Napuntan mo na ba yung Donsol? And napaka-exciting siguro, RD, kung di ba, yung tricycle driver, may 15-minute ride ka, di ba? Para kang nasa... Tour bus, di ba? Alam niya na yung kwento kung pupunta siya ng, halimbawa, galing sa sentro papuntang Solong Park. So, yes. Habang papunta ka doon, eh, meron ka ng brief background, yes. Di ba? Kinikwento niya na, no? Siya ang unang tourist guide. Exactly. And pati yung ma-enhance natin yung character ng driver. How to approach, how to talk to the guest, to the kung mag-local man to o foreign guest, at least we know the proper way to converse and how to treat them. Tsaka sa totoo lang po, maraming locals nga, dahil na-overlook na natin kung ano ang maganda sa atin. Hindi naman alam, di ba? Yes, pag nagtanong yung tourist, saan yung ganito? Minsan hindi pa alam ng local. So, mas totoo maganda. Yan. Oh, di ba? Totoo saan papunta yung ganon? Biglang, may ganun bang establishment? Parang hindi alam, di ba? So, maganda na, syempre, lahat mag-a-access ng sasakyan. So, maganda yung tricycle driver mismo. Alam na nila, di ba? And, marirecommend din nila yung mga spot na halimbawa wala doon sa list ng visitor. So, pwede nilang i-recommend na, kung mahilig ka ng ganito, ito ang magandang place for you, di ba? Maganda. And pati yung mga sa mga places or the resto, nakakain na ba kayo sa ganito? You wanna try the seafoods here? You wanna try, ano bang gusto nyo? Gusto nyo bang murang hotel? Gusto nyo ba ng mahal na hotel? Correct. Yung kasi sila, alam nila lahat yun. Pati yung chismis, alam nila. Mas updated po sila. Yes, syempre, pag may sumakay dyan na, di ba, Valentine's Day ngayon, kaya mabait tayo. Pero i-acknowledge daw ulit natin, i-shout out natin, syempre, malaking tulong si Jason Rowero. Ayan. Maraming salamat po ulit, syempre. Ayan, syempre si Sir Denley kanina, nakita ko nag-flash kanina, hindi namin na-acknowledge. Ayan. Ayan. Idol Jason, see you soon. Opo, sa February 15 yata, may launching. Ito nga, malaking tulong to. Itong yung Super League. This is going to be a booster also for the sports tourism for Albayanos and Bicolanos. Kasi yung players dito is talagang puro mga almost 90% talagang natural born Bicolano. Kaya nakakatuwa. I-invite po natin sila sa saan ba yung venue nito and paano ito?
I think launching sa 16, February 16 will be the launching of this, yung lineup ipipresent po doon. Ito, nakaka-excite kasi makikita nila yung mga idol nila na talaga on flash. Ayun, sa mga viewers po natin, bantayan sa basketball. Oo, bantayan po natin itong event na ito at suportan natin kasi I'm sure matagal na, di ba, na walang ganitong event. Nakaka-miss yung 2 years now, no? Walang mga ganyan na activities. Ngayon, meron na ka. Uy, pa-shoutout daw sa Idol World. Idol Chef Honey. Oo, si Chef Honey. Ayan. Love you too. Thank you for supporting us po, Chef. Ayan, ito napaka-sarap ng luto ni Chef. Ayan. Oo, magaling i-support yan. Nyo rin po siya. Ayan. Good luck daw po, sabi ni Ma'am Donatella Briones. Ayan. Thank you so much, Donna. Thank you. Napakalawak ng ano ng tourism, no? Food, sports. Yeah, even ano speaking of Palawak, Kicks of Gao, bago ko makalimutan, we will be also launching the motor turismo. Ito yung mga nagbo-motor. Usong-usong ngayon yung mga nag-rides Yung mga nag-rides sa papunta kung saan-saan. And there will be a big event this coming May sa Catanduanes. Yung circumferential road, magkakaroon doon ng mga rides this week, from the small bike to the big bikes, kay in that po invited, and mga ilang araw to, mga tatlong araw to, and gabi-gabi parang may party, parang Woodstock, may iba-ibang band that will be playing, at yung mga nakamotor parang may camp. So this is gonna be exciting. Wow. Nako, malamang po yan. Malamang sasabay dyan ng aking pinsan na si Vice Gov Bobo Fortes. Ayan, mahilig po yan. Buwan yan. Entusiast yan ng motor. Ayan. Ayan. Palaging kumusta po kasi? Si, si Vice Wowo sa Mayor's League. Palagi kami, kung di siya, ako ang nag-host. Palami mo lang nag-MC sa Mayor's League doon. Ayan. Ayan. Masarap sumabay dyan, ha? Yes. Nice voice daw po, RD. Sabi hi, ni Ma'am Jade. Watching yan from Vietnam. Ayan. Jade, anong yan? Fiesta ngayon sa Santa Misericordia. Wala ka. Wow! From Vietnam, di ba? Ayan. Ang broadcast natin, nakakarating na po ng Vietnam. Hello ayan sa mga Vietnamese nating kaibigan. Thank you po sa mga Filipinos na talagang nagsosuporta po sa ating mga local programs. Yes. Ayan. Siyempre, I'm sure, nami-miss nyo rin siyempre ang Pilipinas. May invitation si Honey, sa Top Secret. Ayan, nakita ko yung mga post mo, Idol Honey, February 8. Anong oras po, Honey? Para pabigyan natin ng oras yan. Ayan. At matikman ko yung masarap mong luto. Ayan. Ayan. Kasi we have also this Bicol Culinaria. Yes. Now we are promoting. We will be having a culinary map of the Bicol region. Kasi iba yung kulinarya ng Alba, yung pinangat, yung kinalas ng Kamsur, yung kara beef ng Catanduanes, yung baluko ng Sorsogon, yung sarap. Yeah, di ba? Yung mga seafood ng Masbate. Kanya-kanya tayong na dish. And we will be putting that into sa isa pong mapa. Na para yung tourist, may isa rin parang brochure. Ito yung mga matitikman mo sa Albay. Para pag pumunta siya, hanapin niya. Yung mga produkto ng mga, tama, yung otop natin. Yung mga kakaninang Santo Domingo, yung pili ng Sorsogon, yeah, yung crabs. Basta, we will put that into Parang wow. pag pumunta ka daw ng Gubat, sabi ni Sir last time, hindi buo ang visit mo pag hindi ka nagtimidim, di ba? Yeah. Yung mga gano'n. Tama yon, magandang idea yon, RD. Talagang saludo kami sa iyo. Nakakagutom po, Yung nag-invite pa naman si Idol Honey, 8 a.m. to 8 p.m. 12 hours akong kakain doon. Bongalor ang kain. Siguro mas masarap pumunta doon, mga medyo madilim na. Opo. Kasi masarap yung pagkain yung may malamig na kasama. Siyempre, i-invite din po natin lahat ng viewers. Ang Lover's Village po sa Irusin will be opening soon. Wow, so, pag na-finalize na po ang opening date, pero syempre, bago po yun mag-Valentine's Day. It's ayan. Nice. Pwede yung single doon. Syempre pwede, kasi baka makahanap doon ng kadate. Kasi merong doon yung mga, alam mo, RD yung mga parang high school na huhulihin ka tapos i-jail, di ba? Ano, marriage booth? Yes, parang mga ganon, marriage booth. So, kung meron kayong makitang gwapong foreigner or magandang, di ba, sexing taga
taga Sorsogon yun, di taga Albay, o di, pwede pahuli yun. At kasama ko ng 30 minutes doon sa mukhang ano, may mga diba? Memories ka sa St. Agnes, itong mga marriage boot. Buti na lang hindi ako nahuli. Buti na lang yung police nung panahon sa St. Agnes, eh medyo, ano, ka-ticket ko. kaya hindi ako nahuli sa marriage boot. Takot sa'yo. Sa mga ano, meron din mga hugot, ha? Oo, may mga hugot lines. And, syempre, baka mag-launch din sila ng mga contest. Diba? Yes, kasi, yes. February is also Artist Month. Yes, Arts Month. So, meron silang mga ginagawang programs. Kaya, supportahan po natin ang Irusin. Ayan. Under, syempre, Mayor Shelo. Hi, Mayor. Hi, Mayor. Good afternoon po, Mayor. Ayan. Irusin is very blessed of their hot spring. Opo, marami pong ano doon, hot pati, spring, natural springs. Pati yung tourism officer, very hot. Okay. Actually, hot and cold ang meron sa kanila. Oo. Oh, yes. So, talagang maraming, kahit wala silang dagat, so na-bless naman sila ng mga natural springs, yes, di ba? Yes. So, during pandemic din, marami din silang na-discover ng mga bagong falls. Yes. Ayan. Noong pandemic yung naginawa namin, nag-ikot nice, talaga kami. Nice. We were looking for potential tourism sites. That's good. You never stop. You napakaganda po talaga ng ano, kahit mga pangbuwis buhay. Ako po, syempre, hindi po ako expert sa mountain climbing. Pero talagang, every time na sumasama ako sa exploration, talagang nai-enjoy ko. Napakaganda naman. And syempre, ang simplicity ng buhay sa bundok. Yes, oo. Meron sila na last time, RD, pumunta kami sa Barangay Kawayan. Parang Baguio City. Oh, wow. Napakalamig. Gusto ko umakit yes din doon. Oo, oh, napakalamig. Ito namin nakita yung mga ulok, manawal. Oh, wow. Yung mga ulok. Oo, yung mga fresh water na shrimp na parang masarap yun pag ginigataan yung ulok, yes, inulokan. Yes, opo. Diba? So, yung mga hindi usual na makikita nyo sa palengke. O, pati nga. Pati daw tinapay sa Irusin, masarap. Sabi ng TikTok queen, Ann Liton. O, yan, no? Masarap yes, daw. Syempre. Lalo siguro sa Mamon, dahil during Candelaria, expert sila. Mamon talaga ang pinapabless nila. Ah, kaya wow, maraming magaling gumawa ng Mamon doon. It's a tradition in Sorsogon. Some municipalities in Sorsogon na pag Candelaria, aside sa candles na pinapabless, kasama yung tinapay, Mamon. Oo. Okay, so, sa Irusin. For the trivia. Yes, sa Irusin. In fact, sa amin, RD, sa Pilar, namigay po yung hermana ngayon ng banana cake. O, diba? Mas upgrade. Wow. Banana cake and candles. So, nagbigay, maliban doon sa mga dala ng parishioners na pagkain na ipapabless. Opo, pag Feb 2, ayan, Candelaria naman siya. Yes. Oo. So, maraming maganda pong activities na sana tangkilikin natin. Let's enjoy. Andyan lang sa paligid natin. Andyan lang. Yeah. In fact, kahapon, nag-attend kami ng yung kay St. Blaise. Yeah, St. Blaise. Memorial ni St. Blaise. Sabi ko, ako Catholic ako. Napakatagal ko na. In fact, sa UST po, araw-araw nagsisimba ako. Pero hindi ko na-experience yung healing mass for St. Blaise. Yung na, may candles. Oo, oh, wow, yung candles wow pala na binibless during Candelaria, eh ginagamit for healing mass. Parang kinocross wow siya na ganito and nilalagay sa throat for healing. Ayan, wow, diba? So, magandang ma-discover ito na in fact, itong mga traditions na ito, eh, nandito lang naman sa ating paanan, di ba? Nasa bakuran lang natin. At all we have to do is mag-inquire, di ba? Yes, wag maging, ano yun? Dayuhan. Sarili mo. Opo, wag maging dayuhan. Uy, may invite ako sa Feb 14. Ayan, si birthday si girl sa Antonias. Napakagandang yes, lugar si po yung Antonias. Siyempre, ay, Ma'am Angela. Pumunta kami kay Mami mo last time. Yes. I thought nga, siya yung nakaupo ngayon sa Daraga. Iba na pala. Oo. Pero pumunta rin kami kay mami niya. So, in-invite din na. Yes. Opo, sa Digaspi. So, in-invite din namin siya. So, we're inviting po, kasi in-invite niya si RD, we're also inviting everyone na pumunta sa Antonias. Ang Antonias po, nasa
ano to, Maroroy. Ayan, nasa Maroroy, Daraga, ano Albay po. So, napakasarap po ng pagkain, maganda ang lugar. Ang so, place. Pwede po niyong gawing Valentine's Day. Yes. Ano yan, home ng NMAX Pilipinas, yung Antonias. Diyan po lahat ng event namin. Ayun. Mga nagmumotor. Ayan. RT, speaking of events po and activities, ano po ba ang mga nakalainap natin ngayon? Well, yun nga, yung big event natin, yung sa motor turismo sa this May. Ayan, and this coming, yung sa TPB, yung Bicol Fair sa Sorsogon, malaking event din yun. At meron din pong ginagawa yung Camarines Sur Chamber of Commerce na gagawin nilang expo. This will be on, wala pang exact date, pero gagawin ito sa Seruma. Kasi yung Seruma is a very promising place in Camsur. Ang ganda na lagad doon. Parang, ang ganda, di ba? Nakapunta ka na. At ang simbahan maganda. Yes, yes. Talagang ito nga sabi ko, everyone is excited to make activities and programs for tourism this year 2022. Kaya nakaka-excite. So, talagang nakalinya na yung mga activities. And pati yung ito, yung dive tourism, soon we'll be having also in Masbate. And there will be also a dive exploration in Catanduanes. Ayan. Wow. So, supportahan nyo po. At syempre, supportahan nyo po ang diving sa Pilar. Makakalimutan ko rin ano rin pala. Oo, sa Pilar. Kasi next time po, i-invite din namin ang tourism officer ng Pilar para makita nyo kung gaano kaganda naman ang Pilar. Diving site sa Pilar. In fact, sa amin, sa page namin, may nag-message kasi nagtatanong siya about yung road opening naman sa Tingko na nung chinek ko sa SB, meron ng program, project from Binanwahan to Tingko. So, hindi na in the future, hindi na kailangan magbangka, di ba? Yes, yes. Okay. Pero maa-amaze ka, alam mo, RD, yung mga bata doon, nilalangoy nila galing Tingko to Pilar. May mga ganong bata, di ba? Nung panahon ng mga maliliit pa kami, ang isa sa mga lagi lang naming napupuntahan, yun lagi lang Tingko, paulit-ulit Tingko. But then, thank you po sa ano, pinadalhan niya kami ng magandang photos ng Tingko. Ayan. Nice. So, pinost namin po sa page namin para makita din ang ating mga followers na napakaganda ng Pilar Sorsogon. Ayan. And, syempre, gusto namin i-acknowledge. Actually, si Kuya Joel of the Tourism Office. Joel Navarra. Of Pilar. May na-discover silang mga artifacts. Yes po. Na bibisitahin namin soon pag medyo naluwag-luwag yung sked. Yung mga sa Libingan ba yun? Yes. Oo, na, ayan. Pasay ko pa ano natin, pa-check natin sa marunong, sa mga experts na paano natin kung anong taon to, anong year, at the same time kung ano yung mga nakuha nyo yun para at least this can be a spot also. Kasi napaka-importante na ng mga ganyang mga artifacts na yan. Ayan. So, for magiging dagdag po yan na pwedeng pwedeng malaman tungkol sa Pilar Sorsogon. Ayan. Siyempre, acknowledge po namin yung mga followers namin sa aming page na kahit almost 2 months pa lang kami, over 1,000 na po ang followers namin. Wow. And mas maganda po ang siyempre ang aming iba-broadcast. Yung pinaka-widest broadcast namin, over 12,000 siguro, is yung Barangay Kawayan. Yun yung sa taas po ng Irusin Sorsogon. And pag natapos po yon, in fact, kasi sa baba noon, may Via de la Rosa. Parang yung life-size na Stations of the Cross. And then, sa taas noon, gawa po siya, design po ni Architect James. Mirror naman ang chapel. So, para ma-preserve niya yung environment, so yung chapel mag-mirror sa environment. Yes. Diba? Speaking of religious tourism tricks, merong pinresent kami sa Bicol Regional Tourism Council yung shrine ni Mahal na Ina doon sa Huruan. This is going to a very big project. Ang laki nito talagang. Pagkit sa dagat ka, makita mo yung malaking image. Wow! So, maganda po yun. Si Mayor Amy Villanueva mismo ang nag-present nito during the VRTC meeting. Nung maliit pa po kami, every year po nag pay homage ang aking nanay sa Huruan dahil po wala kaming boys nung dati. So, parang panata niya na hiningi niya doon sa Mahal na Ina sa Huruan na bigyan kami ng boys. At naging 3, hindi lang isa. So, every year para magpasalamat po sa ating Mahal na Ina, pumupunta po kami sa Huruan. Ayan.
So maganda na madadagdagan, 'di ba? Magkakaroon ng life size na ano, talagang sobrang laki. Sobrang laki ng oh, yung mga kagaya sa Batangas. It's a hundreds of million yung budget. Yeah. Yung budget. Wow. RD, yung sa Tamaw yan, project yun ng LGU o project ng tourism? I think it's the LGU. LGU. Oh. Ayan. Oo. Will it be taller than... yes, mas malaki siya. Mas malaki. I don't know the exact ilang feet yun, pero sobrang laki talaga. Wow. Siya. Kita mo yung that's something to look forward to. No? Yung sa Kasiguran, di ba? Malaki. Yes. Uh-huh. Mas malaki pa doon. Wow. Oh, ayan. Yan. So, meron na naman po kayong bagong aabangan. Kung ngayon po, pinupuntahan nyo yung image sa Kasiguran at pinupuntahan nyo po yung image sa Tamawyan. At kung hindi nyo pa alam, so it's about time na i-check nyo po itong life-size na mga images ni Mary. And, syempre, sabi ni RD, meron kayong aabangan na mas malaki, diba? Yes, so, yeah. Mas exciting na naman ang Bicol dahil tayo laging may reverence to the Virgin Mary. So, meron na naman tayong bagong pupuntahan. Yes, yes. Maganda yan. And before I makalimutan ko rin yung usgus na may magkakaroon ng event. Yung, alam mo yung mga layag, yung sale. Magkakaroon ng malaking event dito, national ano to. They will be coming from different place in the Philippines. Ang host po dito tayo sa Legazpi. Oh, yeah. Wow! Maganda yan. Yata diba? Nakita natin last time. No? So, they will be doing that sooner. Wow. Siguro may nagpa-practice na dyan sa Embarcadero kasi yes, last time yung habang kumakain kami, sabi ko may event ba? Bakit may mga layag? Siyempre hindi yes, naman to usual na nakikita, pa, diba? Mas marami pang darating po coming from the north, from the south na wow. Mga bisita natin na may kanya-kanyang layag na dala. And DOT is one of the partner po na, ng project na to. Ayan, ang dami nating antabayanan, ano? Oo, yes. Exciting talaga ang Bicol. At syempre, magpasalamat kami ng sobra-sobra dahil pinaunlakan tayo na yes. Maikwento ito ni RD, di ba? Nang live dito yes. Sa ating Pinoy Culture and Her Story. Ayan. And sana in the future, baka mga late this year, mabisita ulit tayo ni RD. Kahit ano, kahit next month ulit. Ay, wow! Pag Valentine's Day! Siguro kasama na yung Valentine's Date. Pwede, di ba? Double broadcast. Ayan. I would be very happy to share ano yung mga ginagawa ng iba-ibang probinsya ng yes. Nandito sa Bicol para at least hindi na kayo lalayo pa. Ang pakaganda ng Bicol po. Opo, yes, please. Kasi kami, because this is a history, travel, and culture na show, so talagang kami very much willing to support yung mga tourism establishments natin, tourism sites natin, para lalo pang ma-boost ang tourism industry. Yes. Ayan. So, abangan nyo po dito sa aming show at abangan nyo po sa aming page yung probably mga hindi nyo pa alam na mga tourism sites na i-feature namin. And hindi lang namin fini-feature, binibigyan po namin kayo ng accurate na information. Historical yun. Background. Mga historical yeah. Background, how to get there. So, maraming information na magagamit nyo po. In fact, yung mga followers namin, parang nagugulat sila, like, taga-Irusin pala ako. Bakit hindi yeah. Ko alam na merong Candelaria na nagbe-bless ng Mamon? Yung mga ganong kwento na nakakatuwa na pag nakita mo sa page mo yung comment, yung Kawayan, meron palang ulok sa Kawayan. Yes. In fact, maraming taga-Kawayan I've learned na kahit yung mga falls, hindi pa nila alam. So, yes. Siguro, through our show na madagdagan, di ba, yung appreciation yes. Ng mga locals sa kung ano ang bliness sa kanila ni Lord. Correct. Mm. Correct. Yeah. Ayan. Thank you so much po. Actually, overtime na po kami. Bitin pa kayo na babalik pa ako dito. Opo. Oh. So, sobrang kulang lagi ang isang oras. Pero, RD, ano pa po ang gusto mong imensahe sa yes. Ating mga viewers at sa ating mga mamamayan para lalo pong matulungan ang tourism industry? Well, isa lang pakiusap ko sa mga hindi pa nagpapabakuna, pabakuna po tayo para makagala tayo at maging safe tayo para sa pamilya natin at sa mga kapitbahay natin. At yung mga tourism stakeholders, let us be responsible enough
para po yung mga safety protocols ay masunod talaga. Talagang hindi naman kami nakamonitor 24 hours, so nasa inyo po yun kung paano po pangalagaan ng ating mga guests. So I'm expecting more from the industry and mga stakeholders para po magtulungan tayo para sa pag bounce back ng tourism, pag restart natin ng turismo dito sa Bicolandia, safe tayo at mas masaya at mas maugma. Tauragon baga kita. Yan po. Yan po. Thank you po, RD, ulit. And syempre, kung meron po kayong gustong i-feature, diba, magkakaroon po kami ng pa-love letter contest. Konting ano lang, konting saya lang sa ating program. So, ipopost po natin ang ating mechanics. For Valentine's Day. And then, kung meron po kayong something na gusto ninyong i-feature, halimbawa sa inyong lugar po ay merong mga kakaibang traditions, meron kakaibang lugar na hindi pa na-explore. Yeah. So, pwede nyo pong isend sa amin ang message sa Pinoy Culture and Her Story na page, or pwede rin i-text partner sa 0915-733-0100. Ayan. So, magtulungan po tayo na e-explore and i-encourage na i-visit ang inyong lugar. Yes. Pahabol ko lang yung mga owner ng 76 Farm, Chagi Arienda. Hi, Chagi, idol. And of course, may classmate in San Beda, Sir TP. And of course, Kuya John Jay, yung Once Venue po sa Tabaco City. Napakasarap ng pagkain po. Ayan. Thank you po for watching and for supporting us. Syempre, thank you for supporting the Department of Tourism through RD Herbie Aguas. Ayan. This is your, syempre, ka-travel buddy, ka-historia, tricks, and... Ako naman po ang inyong kakultura, kalakwatsa, kicks. Thank you po, and syempre, abangan nyo po ulit kami sa next segment po namin tomorrow, 6 to 7, sa regular show po ng Pinoy Culture and Her Story dito po sa ABN. We would like to thank, syempre, ang aming station manager, si Boss Boy, and si Coach Kyle for our technical support. Coach Kyle, thank you so much po, and thank you everyone. Thank you everyone. Bye, until next time.